What's up mga Lodi at welcome po ulit sa panibago natin paggalakbay. Siyempre, kasama niyo pa rin ako, the one and only Sir Vince at your service. Makakasama natin sa biyahe ngayon ang Aerox 155. At syempre, naalala nyo ba yung Lodi natin? Si Warren, naalala nyo ba siya mga Lodi? So siya yung makakasama natin. Siya yung mag-guide sa atin dito sa province ng Rizal. So iikot tayo from here sa Cogyo, papunta sa Impanta. Tapos iikot tayo ng Windmill. Labas natin, saan yung labas natin? Teresa, yan. Tapos dito na sa may Tanay. Antipolo na yun. Ah, okay. So, iikot tayo. Detestingin natin itong si Aerox 155. Kung sulit ba talaga siya sa road trip, no? So, ngayon, check natin, no? Wait lang, lilipat ko lang yung camera. Okay, check natin si Aerox. Pasensya na mga Lodi, may screen protector yung monitor ko eh. So yung trip natin, i-reset natin yan para makita natin kung, para malaman natin kung ilang kilometro itatakboy natin. At nakita nyo naman yung gas ko empty na. So ngayon magpapakarga tayo. Okay, magkano ba yung gasolina nila ngayon dito? So, XCS tayo, 51 po yung gasolina nila dito. Medyo mahal, no? Huwaga muna tayo. Malaman natin kung gaano katipid yung si Aerox. Okay. Umabaw ba? Full tank ata. Ha? Full tank? Okay, na-full tank siya. Oo. So mga Lodi, na-full tank pala yung 200 ko. So saktong 4 liters pala siya. Okay. Lodi, nandito tayo sa Palo Alto at check muna natin kung ilan na yung mga tatakbo natin. And as of this time, nasa 19.5 kilometers na tayo. Okay, at ang gasolina natin, ingay nyo. At ang gasolina natin, puno pa rin. Okay, so balik biyahe tayo mga Lodi. O paano? Diyan ka muna ha, aalis muna kami. Basta magkape ka lang ha. Okay. Well, nakikita niyo yung bundok na yan mga Lodi. Yan po yung tinatawag nilang Pineapple Mountain. Okay mga Lodi, nandito na tayo sa Mount Taranga. Okay, ito yung parang, naalala niyo ba yan? Parang ito yun eh. Location na madami nagbabanking ng mga motor. Ayan, nakikita nyo sila. So, diba? So, ang sabi dito, nandito muna ako. Ang sabi dito, 50 kilometers lang LR, 50 kph lang ang dapat yung takbo. Pero sila, hataw sila dito. Delikado to mga Lodi kasi nakita nyo yung banking.
sumadsad ka kasi pwede kang tumama doon sa poste na yun. Wala, dito mabagal ka lang eh. Pero syempre, madami pa rin malulupit na riders ang bumabiyahe dito. Yun, super banking po yun, super banking. Yan natin. Lalayo ako dito, baka may ma-accidente. Ayan o. Diba? So, nakikita niyo yung mga lodi, no? So, yeah, super banking. Super banking. Okay, banking, banking. Okay. Ang nakakatakot dito, yan o, yung poste na yan. Pag yan, lumulas ka at tumama ka dito, sure yun. Balik-biyahe tayo mga lodi. Okay mga lodi, nandito na tayo ngayon sa Sierra Madre. So, ayan, napakadami talaga nagmumoto ngayon. Dahil po kasi araw po ng Linggo ngayon mga lodi. So, hindi lang po family day ang Linggo, kundi barkada day din. Dahil sa mga, ayan, it's a rider's day. So, ito makikita nyo. Ito yung patunay na nasa Sierra Madre na tayo. Okay. Oh, ingat mga lodi, ang bibilis nyo. So yung kanina, no, na pag-usapan lang natin yung kurbada kanina, nakakatakot yun eh. Kasi ang sabi dun, 50 kilometers per hour lang. So 50 kph lang dapat ang takbo mo. Pero sila eh, parang 120 yan tayo yung takbo nila doon kanina eh. Yun lang, ingat lang po kung pupunta kayo dito sa way ng Marilake Highway, papunta dito sa may Infanta, ingat lang po tayo mga lodi. So balik-biyahe po tayo. Ito mga lodi, no, may nakasalubong tayo na aksidente na. Yan ang nga sinasabi natin eh. So wasak yung bumper nung sasakyan kanini. Kasi nakalagay lang talaga dito. Makikita nyo. Ayan o. 50 kph. Yan lang po yung pinaka-limit mga lodi. Pero syempre hindi natin maiwasan yung mga ibang kababayan natin na magmadali sa kanilang buhay. So mga lodi, ingat lang po palagi. Okay mga lodi, kakain muna kami, no? Makita niyo kung makain na pala kami. Andito kami ngayon kay La Cayolis Carinderia o kain yan. So, yeah. Medyo panalo naman po yung kainan nila dito. Dessert, gusto mo dessert? Ano? Ube. Gusto mo ng ube? Ube, yun. Yeah. Guys, may alam kaming dessert na ube, pero hindi ito kinakain. Hindi yung ube na pinapakinggan. Ayan. So, yung ube na yan, matagal na namin alam at madami, matagal na rin namin kilala. Wala ka bang pakailang sa banda na yan? Okay lang. Itong kinutukoy namin, no, ito yung Ultimate Ube. Ultimate Ube yan? Ultimate Ube. Oh. Ngayon, meron silang bagong single, yung Hunky Punky. So, ngayon, yes, at meron silang bagong nilabas na music video. So, itong music video na to, hindi pa, tawag dito, official na nilalabas nila. Pero meron na silang teaser. Ito, mga lodi, para maintindihan nyo kung yung mga sinasabi namin, panoorin nyo ito. Huwag mo sanang ipagkain ang tamis ng halik, ang tamis ng halik. Labis-labis ang aking saya pagkasama kita, kasama kita. Shoot it up, pop, shoot it up, pop, pop, la-da-da, pop, pop, la-da-da.
sweet love, my baby angel. Happy party, my sweet love, my baby angel. Happy party, my sweet love, my baby angel. Tunay na tunay ang nadarama, iniibig kita, iniibig kita. Ibot ng puso'y nagsusumamo, wala nang iba, wala nang iba. Shoot it up, up, shoot it up, up, up. Lodi, no? Nandito na kami sa Regina Rica. So, eto. Aakat lang muna kami papunta doon kay yon kay Mother Mary. So, yung birhen na yon aakatin natin. Tayo mga Lodi, pababa na kami. Parang nawala yung kinain ko dun ah. Ilang galing dito no, kasi nakita nyo yung mga footprints. Ayan, oh, nakikita nyo ba mga Lodi, may mga pangalan siguro ito yung mga unang nakapunta dito sa lugaw na to. Medyo mamasa-masa pa yung mga simento at pinagtatapak-tapak-tapakan nila. So ayan, ganda dito at yun, may pambahay ng mga, hindi ko alam kung ano ba, kueba ba yun. Tapos ayan, yung mga Station of the Cross, dito, simbahan, actually, kaya nga, madaming tao kasi nga Linggo, madaming nagsisimba. Madaming gustong magdasal dito. Welcome mga Lodi sa Santa Maria, Laguna. Ayan. Hello, Santa Maria, Laguna. Okay, stop over muna tayo dito dahil nakakapagod pero malulupit yung mga nagmamaneho dito. Ayan. Sige, banking. Oh, banking oh. Yun oh. Kita nyo? Ito, yun oh. Oh, ha? Yung mga super banking. Kaya, ako, tayo mga Lodi, easy drive lang tayo. At nandito na nga po tayo sa boundary ng Infanta. Yan. Ito nyo yung arco na yun. Infanta. Yes. So, medyo malapit na kami mga Lodi. At ito. Yan ang Aerox. So, check muna natin kung ano yung status niya. Okay, by this time nakaka so 68 kilometers. Tapos so nasa 3 bars. So 3 bars na, ano kaya sulit kaya? O hindi. Sulit kaya si Aerox o hindi? Sa mga Lodi at nandito na nga po tayo sa Gyrels Peak. Okay, yun po, nakita nyo yun po yung Gyrels Peak at ito ay nasa likod ko. So ito yung lugar na pinupunta ng madaming motorcycle group no. So ako eh wala pa akong motorcycle group pero pinuntahan ko na to.
So ito yung madalas pinupuntaan ng mga motorista dito sa Infanta, dahil nga po sa maganda yung view. Actually itong ginagawa natin to eh, Infanta Loop to. Dito iikot tayo from here papunta doon sa Mayreal, papuntang Daga, tapos paikot hanggang sa Windmill papuntang Antipolo. So yun, medyo malayo-layo na napuntahan natin. Check natin si Aerox kung ano na yung status ng gasolina niya, no? So sa ngayon eh nakaka, check natin. So ngayon mga Lodi, kung makikita nyo sa screen, nasa 72 kilometers sa tayo at tatlo na po yung nababawas sa gasolina natin. Well, sana makaabot pa tayo. Sa halagang 200 pesos na kinarga ko, eh ayun, wait, naiwanan ko yung susi. 200 na kinarga ko, eh 4 na litro na yun. So sakto lang naman siya sa litro ng tangke ko. Kaya check natin kung aabot hanggang Real. So mga Lodi, biyahe muna kami. Okay. Sa ilang oras na biyahe, no, medyo sumakit yung pet ko. Nandito na tayo sa Tatlong Leon. Ayan po, nakita niya yan, Tatlong Leon yan. Sa, yan po yung pinaka parang boundary ng Infanta, General Nakar, tsaka ito yung Real. So tatlong sangay yan. Pag dumiretso kayo doon, papunta kayong General Nakar. Ito yung galing, dito tayo galing. Tapos ito naman yung papuntang Real. So dito tayo dadaan at check natin yung status ni Aerox, kung anong status niya ngayon. Okay, medyo mainit mga Lodi, medyo mainit. At as of this time, si Aerox ngayon ay nasa 107 kilometers na tayo mga Lodi at 2 bars na lang siya. So pating tayo dito mga Lodi ng matipid pa, di ba? So ibig sabihin, kaya ni Aerox bumiyahe na malayo ng almost 107 kilometers na hindi siya na-empty. At nandito na tayo ngayon sa Real Quezon mga Lodi. Yes! So, ito na ang Pacific Ocean. Ito na yung karagatan. So for almost 4 to 5 hours na biyahe, nandito na tayo. Pero kung hindi tayo pahinto-hinto, baka mas mabilis pa yung biyahe natin. So ito, sisilip lang kami dito mga Lodi, pero hindi tayo magtatagal dito dahil babiyahe pa tayo. Iikot pa tayo papunta doon sa may windmill. Tanghali na. So, ano? Balika kami! At nagpa-arga na nga ako mga Lodi, no? Nag-empty na yung gasolina natin at ito yung naging itsura niya. So umabot tayo ng 125 kilometers. So yun, 125 kilometers inabot yung almost 4 liters na gasolina natin. So halagang 200 lang naman yun mga Lodi. Dito tayo yung inabot sa Real, Quezon. So from Cogyo hanggang Real, nakarating tayo dito 125 kilometers. So ayan. Okay mga Lodi, welcome po sa Ilocos Norte, no? Hindi, joke lang. Nandito po tayo ngayon sa Pililla at ito po yung windmill sa Pililla. At makikita nyo po dito yung Laguna Lake. So makikita niyo po siya. Napakaganda po dito, no? Talagang wala. Nakaka-relax lang.
Kasi ang sarap ng hangin at the same time ay yung syempre lahat ng tao dito masaya, diba? Ayun, mga lodi, mga riders dyan, malapit lang to sa Maynila. Almost mga 3 hours lang ang biyahe dito. Actually, nasa Rizal lang to eh. Bahay lang to sa Maynila. So itong windmill na to, kita-kita po ito sa ano eh. Pag bumabiyahe kayo sa Skyway, papuntang Alabang, ayan, kita po yan mga lodi. Ganda, ganda dito. Pang MTV. Makagawa nga ng music video dito. Pwede eh. Okay mga lodi, no? Siguro dito ko na tatapusin yung video. At eto na nga. Eto na yung final result ni Aerox. Sa loob ng maghapong ito, ang biyahe natin, eh, nagpakarga ako ng 300 pesos. At ito ang naging resulta niya. So, umabot tayo ng 223 kilometers. So, ayan, empty na rin po siya. So, 223 kilometers, 300 pesos yung pinakarga natin. So, nag-estimate ang biyahe ko ng, ayan, so, pumapalo ang biyahe ko ng 39 kilometers point 5 or 39.5 kilometers per liter. Ayan. So, yan mga lodi. Ganyan kalakas ang kinakain ni Aerox. Kasama ko yung angkas. Ayun. So, mga lodi, may angkas ako. Kaya medyo hirap din yung Aerox natin. Pero sa tingin ko kung solo lang, baka mas matipid pa. So, kayo nang bahala mag-judge o mag-humusga kung malakas ba o sulit ba si Aerox 155, no? Ayan, si Aerox 155. Para sa akin, eh, okay lang naman. Kasi kumukonsumo ako ng ganung kalayo ng gasolina. So, okay lang naman din sa akin. So, I hope mga lodi na gustuhan nyo itong video na to. Sana nag-enjoy kayo. Dahil ako, nag-enjoy kami. Kaming dalawa. No, nag-enjoy kami sa Infanta Loop. Although nakakapagod kasi maghapon lang to. Pero, okay lang lodi. Panalo naman, panalo. Kung bago kayo sa channel na to, please don't forget to subscribe. At kung may comment kayo or suggestion, comment lang po down below. Okay? So, paano mga lodi? Sa susunod na paglalakbay ulit natin, no? Sa susunod, mga lodi. Salamat sa inyo at salamat sa panonood. Bye!